ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasayahan si Herodias at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nalito siya matapos makinig kay Juan. Gayon may gusto pa rin niyang marinig ito. Habang nasa piitan, maaring naging kapalagayan ng loob ni Juan ang hari. Sa mga pagkakataong hindi ito abala sa kanyang mga tungkulin, bumababa si Herodes para makipag-usap kay Juan. Natural lamang na malito si Herodes sa mga pananalita ni Juan. Sa kaibuturan ng kanyang budhi, batid ng hari na makadiyos si Juan at mula sa Diyos ang kanyang mga pananalita. Ngunit hinihila si Herodes ng pagnanasa ng laman. Pinaiiral niya ang takbo ng isipan ng isang taong nagpapaalipin sa kasalanan. Ginawa pa rin niya ang mga bagay na alam niyang mali at labag sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang kaarawan, binigyan si Herodes ng Diyos ang pagkakataon para piliin ang tama at manindigan sa matuwid. Ngunit tumiklop siya at sa halip na makinig sa konsensya, pinili niyang magmapahiya sa mga panauhin at pinapugutan niya ng ulo si Juan kahit labag sa kanyang kalooban. Pagsasagawa. Nasanay ka bang makinig sa iyong konsensya o nagpapadala ka sa sasabihin ng mga tao sa iyong paligid? Panindigan mo ang tama, mabuti at katotohanan.